Nathan Numenon. Hi, this is Nathan Numenon. Please like and subscribe. Di ba mas masarap kumain pag di ka nag-iisip? Mang Inasal, ang fast food chain kung saan hindi ka mahihiyang kumain ng nakakamay. Siguradong mabubusog ka sa iba't ibang putahing Pinoy na maaaring pagpilian. Para masagot yan, bumalik tayo sa taong 2003. Introducing Mr. Edgar Sia. At 26 years old pa lang Sia noon. Napagtanto niya na malaki ang potensyal ng Filipino barbecue sa fast food industry. Kung iisipin nga naman, walang sikat na fast food chain ngayon ang makakatalo sa Mang Inasal pagdating sa pagtitinda ng mga barbecue cuisines. Suportado ng kanyang pamilya, sinimulan niya ang Mang Inasal sa isang 250 square meter space sa Robinson's Mall Car Park, Iloilo. Pumatok ito sa mga tao. Isa sa mga dahilan ay ang pamamaraan ng kanilang pagluto sa kanilang manok. Marinated sa secret spices na inihaw sa tradisyonal na ihawang diuling. At makakalimutan ko din bang banggitin ang maalamat na only rice? Hindi mo na kailangan magdala ng sarili mong kanin sa Mang Inasal. Di tulad sa iba dyan. Naging matagumpay ang inisyal na pagbubukas. Kaya naman, in just 3 years, confident silang nakapag-expand to 30 branches. 2005, naging open na sila for franchise at nagpatuloy ang pagbubukas ng outlets mula Mindanao, Visayas at nakarating na rin ngayon hanggang sa Luzon. Nakuha nila ang atensyon ng Jollibee Foods Corporation. Speaking of the bubuyog, gumawa nga pala ako ng video tungkol kay Jollibee. Please check that video as well. Asa na nga pala tayo? Oo. Nagka-interest ang JFC sa Mang Inasal. Kaya naman noong 2010, binili nito ang 70% shares ng Mang Inasal. At noong 2016 nga ay tuluyan na nitong binili ang natitira pang 30%. After nung naganap na acquisition, patuloy na lumago at dumami ang bilang ng kanilang mga branches. Ngayon, sila na ang pinakamalaking fast food chain na nagsiserve ng Filipino cuisines. I believe that each of us should find our own why. Because once you found your why, you will hold on to that. There will be rough days, and days where so much sacrifices and long hours are asked of you. I think the fundamental question that we all have to answer is our individual why. The ripple effect of the things that we do are being felt by a lot more. Nathan Newman.